sir, kanina po nag-ano tayo, parang we presented the accomplishment of the Cordillera. Are you satisfied with what is happening with in the current setup? Oo naman. Of course, yung nakita natin yung figures na being presented dun sa speech natin, and even the sectoral representatives, yung mga co-chairs nila, were able to present kung ano yung mga accomplishment, and lahat naman parang umangat. So, pero parang sa akin, hindi tayo pwedeng huminto, di ba? Dapat we should continue exploring kung ano yung mga possibilities that our region ay magiging competitive sa other regions, especially yung inclusivity ng progress natin. I do not want that we'll just rely on the funding coming from the national government. So sana lahat ng provinces and all regional offices should do their effort para itaas pa natin, para sa susunod na magsusora tayo, meron sana yung inclusive growth aside from the support of the national government. Sir, dun sa EconDev report kanina, merong parang 3 priority products. Hindi pa natin ipupush din ang electricity as an additional product. Yun nga yung isang ano natin sa Cordillera, ginagawan pa naman yung tamang structure. We will include that in the next agenda natin, so that meron tayong talagang product siya, di ba? Yun naman talaga yung goal natin, especially so that you'd want to promote all of this, yung possible na natural resources natin that will definitely help our region strive, di ba? Ito yung ano eh, yung inclusivity natin. Sir, tawagan region-wide, ano yung pinakamataas o may pinaka nakikita kayo sa RDC na magandang potential na pagkuhanan ng electricity or paggawaan ng electricity? Hindi pa lang namin natapos yung tamang figure natin, kasi very aggressive din naman ang DOE and then some private group na nag-engage sa energy. So hopefully na matapos din nila, kasi marami nang nag-o-offer, especially yung challenge natin sa mga governors natin na to really involve in the yung investment ng mga energy natin sa Cordillera. That will become our major product in the future. Sir, the RDC approved a resolution on energy, something which was shown kanina. Can you tell us more about that? Marami kasi yung mga renewal na process naman na nila. So, in-approve na natin yung mga gaya ng marami eh. Mga 5 yata yun. Nandyan yung Magat, nandyan yung San Roque, tsaka may yung maliliit na meron din kay Beneco. So, nanggaling na sa process yun. So, ang ginawa ng Regional Development Council to finalize yung efforts ng NCIP, nandyan yung FPIC process, in-approve na natin. Sir, during the visit of the President, in your message in Apayao, you mentioned of the capacity or capability of Apayao to produce at least 5,000 megawatts of power. Saan po manggagaling ito? Are this hydro na pinagtitingnan natin? Ito yung mga actually, kaya nga sabi niya, kapanahon pa daw ng mga tatay namin eh. Kasi these projects that na-engage na natin together with the investors were planned nung time pa nung tatay ni BBM. So ang ginawa lang natin, kasi mga high dam ito nung araw eh. Ito yung ayaw ng mga tao yung may nasa-submerge. Pero with the new technology na i-introduce na nila, parang run-off river. So free-flowing siya. Hindi siya high dam. They reduce it, the capacity, and then naging cascading siya. Parang ang Buklao, Binga, and the San Roque, di ba? Cascading yung design niya.
but a smaller one. So all in all, pagka matap yun, initially meron dalawang 280, merong 150, tsaka marami pang mga 10 at tsaka 20. So spread out in the different municipalities of Papayag? Yeah, oo, particularly sa upper, sa Kalanasan, Kabugaw, part of Conner. But kapag matapos kasi ito yung itong, if ever na ma-realize yung mga hydro na to, Pudtul will also one of the possible source ng hydro natin. Ito yung pinakamalaki, parang 1,000 megawatt siya. So meron na tayong inaay na company or meron na yung lumapit na company sa inyo? Actually, natapos na yung MOA with the IP ng dalawang hydro. Yung dalawang, isang 280, isang 250, tsaka isang 150. Pan-Pacific ang Ginhead 1. Ginhead 1 and 2. Kaya lang medyo nag-appeal yung mga leftists na ayaw daw nila. In spite of the fact that na-process na lahat. Siyempre, may mananalo talaga, may matatalo. So, nanalo naman din yung company doon sa Court of Appeals. Sir, with the gains of the region, ano pwede kurang, sir? Ano pwede kurang kayo dito, Cordillera? Actually, ang kulang talaga natin para meron tayong inclusive growth is yung mga final products natin, yung mga untapped na natural resources natin. Ang daming possibility. Each province yata meron siyang ilog, di ba? Dati karayan tayo. So, why not maximize yung resources na solar we have? Masayang din naman, nagpo-flow lang na walang nangyayari. And then, part of it, it can be flood mitigation now that iba na yung climate natin. Na malakas na yung mga ulan, di ba? Tumaas na nga daw yung patak ng ulan according to PAGASA. Lumalaki na sila. So we need to do something that at the same time will protect our environment also. And then we have gains from it. Yun din sana ang goals na. So, di panagsarito yung ni President after po na nang he will study the autonomy pa. I want to do man in. Actually, yung isang challenge which is we have to face it now. Kaya nga magbubuo tayo ng team to draft yung we have to ask the Supreme Court kung ano ba talaga yung what happened after the two plebiscites that failed, di ba? Kasi a question of law, sabi ni Pangulo eh. Kaya sabi ko parang instead of anyway, nandyan lang naman nilalaban pa rin natin yung autonomy, but baka naman kung sakaling ma-certify and then at the end of the day baka naman may ko-question din sa legality niya, di ba, after the two failed plebiscites. So I think nag-usap kami nila Director Susan kanina at saka si Mayor Magalong to draft kami ng team natin para i-drop yung how to ask the Supreme Court kung valid pa bang magpa-plebiscite pa tayo for the third time. Ganun. Thank you, sir. Thank you. Okay na.